Magandang araw mga bata! Ngayon ang ating ika-anim na linggo para sa ating ikatlong markahan. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang wastong gamit ng pang-abay. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makakagamit ng wasto ng mga pang-abay na naglalarawan ng isang kilos o gawi. Ano ang ibig sabihin ng pang-abay? Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, panguri at maging sa kapwa nito pang-abay. Ang pang-abay ay makikilala sapagkat kasama ito ng isang pandiwa, panguri o isa pang pang-abay na lumilikha ng parirala. Halimbawa, ang paaralang pinapasukan ni Athena ay labis na maganda. Ang pang-abay sa pangungusap na ito ay labis na. Ang pang-abay na labis na ay nagbibigay turing sa salitang maganda. Ang salitang maganda ay panguri. Makakabuo tayo ng parirala na labis na maganda. Isa pang halimbawa. Maingat niyang binuksan ang pinto upang hindi maistorbo ang natutulog na kapatid. Ang salitang pang-abay ay maingat. Ang pang-abay na maingat ay nagbibigay turing sa salitang binuksan. Ang salitang binuksan ay pandiwa. Makakabuo tayo ng parirala na maingat niyang binuksan. Isa pang halimbawa. Talagang mabagal ang kanyang pag-asenso, subalit hindi siya nawawala ng pag-asa. Ang salitang pang-abay sa pangungusap na ito ay talagang. Ang pang-abay na talagang ay nagbibigay turing sa salitang mabagal. Ang salitang mabagal ay pang-abay. Tayo ay makakabuo ng pariralang talagang mabagal. Tayong mga uri ng pang-abay. Una ay ang pang-abay na kataga o inklitik. Pangalawa, pang-abay na pamanahon. Pangatlo, pang-abay na panlunan. Pang-apat, pang-abay na pamaraan. Panglima, pang-abay na panggaano. Pang-anim, pang-abay na pang-agam. Pangpito, pang-abay na panang-ayon. At pang-walo, pang-abay na pananggi. Unahin natin ang pang-abay na kataga o inklitik. Ano nga ba ang pang-abay na kataga o inklitik? Ang pang-abay na kataga o inklitik ay mga salitang laging sumusunod sa unang salita ng kayariang kinabibilangan nito. Na, kaya, kasi, ba, yata, naman, rin or din, raw or daw, lamang o lang, nga, tuloy, pala, man, muna, pa. Ito ay ang mga pang-abay na kataga o inklitik. Narito ang halimbawa. Hindi pala nakasama pauwi ng Bohol si Ana. Ang pang-abay na inklitik ay pala. Kasunod ito ng unang salita na hindi.
Kaya ito ay pang-abay na inglitik. Isa pang halimbawa, nagdarasal muna sila bago kumain. Ang pang-abay na inklitik sa pangungusap na ito ay muna. Ito ay kasunod ng unang salita na nagdarasal. Sunod ay pang-abay na pamanahon. Ano nga ba ang pang-abay na pamanahon? Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Mayroon itong panandang salita. Na hanggang, umpisa, mula, buhat, tuwing, kapag, kung, noon, sa, at nang. Narito ang halimbawa. Pinangako niyang bibisitahin ang puntod ng ina ng linggo-linggo. Tanong, kailan niya bibisitahin ang puntod ng kanyang ina? Ano ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap na ito? Ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap na ito ay ng linggo-linggo. Ito ay ginamitan ng panandang ng. Isa pang halimbawa, tuwing binabasahan ako ni nanay ng kwento, ay nakakatulog ako. Ano ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap na ito? Ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap na ito ay tuwing binabasahan ako ni nanay ng kwento at ginamitan ito ng panandang tuwing. Tandaan, ang pang-abay na pamanahon ay mga salitang nagsasabi ng panahon. Sumasagot ito sa tanong na kailan. Ang pang-abay na pamanahon ay maaaring may kasamang pananda o walang pananda. Sunod ay ang pang-abay na panlunan. Ano nga ba ang pang-abay na panlunan? Ang pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa puok na pinangyarihan, pangyayarihan ng kilos o pandiwa. Karaniwang ginagamit ang pariralang sa, kay, o kina. Ito rin ay karaniwang sumasagot sa tanong na saan. Ang sa ay ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pambalana o maging panghalip. Narito ang halimbawa. Maraming magagandang karanasan ang naaalala ko sa probinsya. Tanong, saan ka nagkaroon ng maraming magagandang karanasan? Ang sagot ay sa probinsya. Ito ang pang-abay na panlunan. Ginamitan siya ng panandang sa. Ang pariralang sa probinsya ay tumutukoy sa puok na pinangyarihan ng kilos ng pandiwa. Ang kay o kina ay ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pantangi ng ngalan ng tao. Narito ang halimbawa. Nagpunta ako kina Aling Puring para magpaturo sa aking takdang aralin. Tanong, saan ka nagpunta para magpaturo sa iyong takdang aralin? Ang sagot ay
kina Aling Puring. Ito ang pang-abay na panlunan, ginamitan ng panandang kina. Ang pariralang kina ay sinundan ng pangalang pantangi na ngalan ng tao. Ang pariralang kina Aling Puring ay tumutukoy sa lugar na pinangyarihan ng kilos ng pandiwa. Tandaan, ang pang-abay na panlunan ay mga salitang nagsasabi ng lugar. Sumasagot ito sa tanong na saan. Sunod ay ang pang-abay na pamaraan. Ano nga ba ang pang-abay na pamaraan? Ang pang-abay na pamaraan ay nagsasaad kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos na inilalahad ng pandiwa. Ginagamit ang pananda na nang, na, nang. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Narito ang halimbawa. Niyakap niya ang anak ng mahigpit dahil matagal itong nawalay sa kanya. Tanong, paano niya ginakap ang kanyang anak? Ang sagot ay, nang mahigpit. Ito ang pang-abay na panlunan at ginamitan ng panandang nang. Tandaan! Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano isinagawa o sinasagawa ang mga kilos o pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na paano. Sunod ay ang pang-abay na panggaano. Ang pang-abay na panggaano ay naglalahad ng sukat o timbang. Sumasagot din ito sa tanong na gaano o magkano. Narito ang halimbawa. Tinatayang umabot ng 5 taon ang pagsusulat niya ng kanyang nobela. Tanong, gaano katagal ang pagsusulat niya ng nobela? Ang sagot ay 5 taon. Ito ang pang-abay na panggaano. Sunod ay ang pang-abay na pang-agam. Ang pang-abay na pang-agam ay pang-abay na nagbabadya ng kawalan ng katiyakan sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Kadalasan ding ginagamit ang mga pariralang marahil, siguro, tila, baka, wari, parang, at iba pa. Ang halimbawa, marahil ay natuto na siya mula ng mahuli ng guro na nandadaya sa pagsusulit. Ano ang pang-abay na pang-agam sa pangungusap? Ang pang-abay na pang-agam sa pangungusap ay marahil. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng walang katiyakan kung siya ay natuto na mula ng mahuli ng guro sa pandaraya sa pagsusulit. Isa pang halimbawa, tila habang buhay nang mananatili sa kanya ang ganda ng Bagyo. Ang pang-abay na pang-agam sa pangungusap na ito ay tila. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng walang katiyakan kung habang buhay nang mananatili sa kanya ang ganda ng Bagyo. Sunod ay ang pang-abay na panang-ayon. Ano nga ba ang pang-abay na panang-ayon? Ang pang-abay na panang-ayon ay pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon.
Kadalasang gumagamit dito ng mga salitang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, at iba pa. Narito ang halimbawa. Oo, maniwala ka. Ikaw ang pinakamabait kong kaibigan. Ano ang pang-abay na panang-ayon sa pangungusap na ito? Ang pang-abay na panang-ayon sa pangungusap na ito ay oo. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Sunod. Narito ang halimbawa. Talagang mahirap ang buhay kung hindi makapagtatapos ng pag-aaral. Ang pang-abay na panang-ayon sa pangungusap na ito ay talagang. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Ay ang pang-abay na pananggi. Ano nga ba ang pang-abay na pananggi? Ang pang-abay na pananggi ay nagsasaad ng pagtanggi tulad ng hindi, di, at ayaw. Narito ang isa pang halimbawa. Hindi kailanman mawawala ang ating pag-asa. Ang pang-abay na pananggi ay hindi. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng pagtanggi. Isa pang halimbawa. Ayaw na nilang pumunta ng probinsya. Ang pang-abay na pananggi ay ayaw. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng pagtanggi. Isa pang halimbawa. Malayo na ang narating ng mananakbo. Di niya alintana ang init ng araw. Ang pang-abay na pananggi ay di. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng pagtanggi. Halina at subukin natin ang iyong natutunan sa araling ito. Tukuyin ang pang-abay na pamaraan sa bawat pangungusap. Number 1. Si Michael ay mahusay maglaro ng Mobile Legends. Ang tamang sagot ay mahusay. Number 2. Masayang nagdiwang ng Kapaskuhan ang mag-anak na Santos. Ang tamang sagot ay masayang. Number 3. Masipag mag-ipon ng pera ang batang si Risa, kaya mayroon siyang pambili ng bagong damit. Ang tamang sagot ay masipag. Number 4. Nawawala ang laruang manika ni Clarissa, kaya mabilis niya itong hinanap sa buong bahay. Ang tamang sagot ay mabilis. Laging tandaan na ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, panguri at maging sa kapwa nitong pang-abay. Ang pang-abay ay makikilala sapagkat kasama ito ng isang pandiwa, panguri o isa pang pang-abay na lumilikha ng parirala. Narito ang mga uri ng pang-abay. Pang-abay na kataga o inklitik, pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, pang-abay na pamaraan, pang-abay na panggaano, pang-abay na pangagam, pang-abay na panang-ayon, at pang-abay na pananggi. At kung nagustuhan nyo ang ating video lesson sa araw na ito, huwag kakalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa aking YouTube channel. Maraming salamat!